talikod ko. Hello everyone! It's me, Iron. Welcome back to my channel. So finally, gagawin ko na siya ngayon, yung aking birthday haul. Kasi for sure, kapag hindi ko siya ginawa, makakalimutan ko siya at hindi na naman ako makagawa ng birthday haul ko. And as you can see, I have a video sa Maybelline Gigi Hadid with this makeup look. Actually, hindi siya makeup look. Tinry ko lang yung mga Gigi Hadid collections and akala ko una epic fail yung foundation. Pero actually, hindi naman pala siya. Diba yan? Hindi naman pala siya epic fail. So, siguro mapapanood nyo yun before this video. Okay? So, my birthday was January 9. And then, nag-vlog ako to ko sa aking birthday vlog. Kung anong ginawa ko, kung anong binili ko. So, I'm sure alam nyo na kung anong binili ko that time. Plus, I have one luxury purchase and of course, makeup. Hindi mawawala yung makeup sa ating channel na to. So, I have a luxury purchase, a Sephora purchase, and of course, Altea unboxing. So, without further ado, let's get started. So, unahin ko na yung, guys, unahin ko na yung luxury purchase ko kasi malaki siya. So, kailangan ko na siyang tanggalin sa box niya. Ganito siya kalaki. Ayan, sobrang laki niya. As in, ang laki-laki niya. Hindi siya sa kasha sa screen. Kaya nakaupo ko ngayon dito sa lapag para lang mag-film ng video ng unboxing na to. Kasi, I don't usually do unboxing video. Nahihiya kasi ako. So, ito yung kauna-unang unboxing video ko for this channel. Kasi before, I already did one. So, I got myself a birthday gift, which is Gucci. Promise ko kasi sa sarili ko na once a year, bibili ako ng kahit isa man lang na designer handbag for my birthday. Or basta kahit hindi birthday ko, basta once in a year, mag-iipon ako. Hindi naman kasi kami ganun kayaman na pag may makita ako, bilik agad. Pinag-iisipan ng sobra-sobra at as in madaming pag-iipon ang gagawin ko para lang mabili sila. Actually, box lang malaki dito, guys. Hindi talaga siya malaki. So, tagayin natin siya. Unboxing video talaga to. So, this is the box. Grabe, ang bigat. Sobrang bigat. So, ayan siya. Actually, ganyan. Nakatayo siya ganyan. No? Gucci. Ito yung bago nilang box. Before kasi yung box nila yung parang dark green or dark, basta kakaiba, parang lumot yung color niya before eh. So ito yung bago nila, which is yung gusto ko ngayon kasi parang napaka minimalist yung design pero luxury yung luxury tignan. So ayan yung box niya. Tapos hindi siya katulad ng ibang brand na may mga ribbon-ribbon katulad sa Louis Vuitton or sa Chanel, walang ganun. And then sabi ko, it's my birthday, so they gave me a card. So, ayan yung card. Wala pa namang nakalagay sa card. Dito ko ilalagay yung resibo sa loob. Ayan natin siya. Sobrang hirap nito. Ayan. Best, yan lang yung laman niya sa loob. Ganyan lang siya. Tapos meron siyang ayun, sticker. Ang hirap kasi mag-unboxing kapag merong mga pusa sa kapag. Grabe. So, ito siya. Makikita niyo siya sa ganyan. Meron siyang tape na dito para very okay naman yung pagpapackage nila. Hindi nga lang yung katulad sa iba. Yung mga sobrang dalang stuffings. So, ayan siya. And then, ito ang kanyang dust bag. So, this is the dust bag of the Gucci. Drawstring. So, when you open them, may sabay natin siyang buksan. Matagal na matagal ko na itong gustong-gusto. My mom and I went to Hong Kong before. And she was actually going to get this in leather. Pero ako, I get my in and velvet. Charan! It's actually a Gucci Marmont bag. Ito, this, the size is medium because I think the large, they don't have large. They have large but the one that has design. Eh, mas mahal yung may mga design inside because I think that is the limited edition. So, this is what I got. I was planning on getting the burgundy. I will show a video na lang. If you watch my video, yun yung kukunin ko. But it was the last one, yung display. And I saw a scratchy. Sabi ko, ayoko na lang, bibili pa akong mahal. Tapos, mag-iisa na lang, tapos display pa, diba? So, I got na lang this one. Ayan siya. So, gold hardware. Pwede mo siyang gawing shoulder bag or body bag. So, with a heart sa likod.
ito, alam nyo, it's the very first time for me to buy a blue bag because, to tell you honestly, I am not really a huge fan of a blue bag. Kasi for me, I think blue bags are not my style. Kasi diba, magkabalitan si pink at saka si blue. So, ito talaga yung very first time na bibili ako ng blue. And the reason why I didn't get the pink, kasi almost all of my bags are pink. Eh, sabi ko, gusto ko naman ng something different. So, ito na lang kinuha ko. Nung sinuot ko naman siya, sabi ko, parang maganda siya tingnan, mukhang bonggang-bongga. Ewan ko, parang sa panaginip ko, nakita ko na siya. Ayan, so, ikaklik mo lang siya sa ilalim to open them, sa ilalim. Ayan. So, ang interior niya, ito bongga yung interior niya. Tcharan! Parang linen. I don't know, I think it's linen. Tapos, color pink yung loob niya. It looks like red in the camera, pero it is a pink. Ayan. I think lahat ng laman nito, kahit yung ibang color, pink din yung laman. Tapos meron siyang zipper at the back. Tapos meron din sa front. Ayun. Siyang mga care card. So, yan yung mga care card niya. Tapos, it has a collar. Ayan yung kanyang sample na ano. Pangalan nito. Actually, I don't know the color. Exact name of the color. Resibo. Resibo to. I got the resibo. Arte. Alam mo yun, wala silang yung proper na papel. Or they don't have any proper receipt with the name. Just like Louis Vuitton. Only have this one. So, yeah, walang pangalan. I don't know the color. Pero I will find the name and the color. Tapos ilalagay ko na lang sa screen. So, ito yung aking gift sa sarili ko na pinaipunan ko ng matagal na matagal. And as you all know, matagal ko na gusto magkaroon ng Marmont. But I decided to get this parang velvety leather niya. Rather than the cuff leather. Pero mas mahal yung cuff leather comparing dito. So, ayan. This is my Gucci Marmont. I call her now Blue Sapphire. Yun ang tawag ko sa kanya. Wala lang. Lahat ng bags ko nilalagyan ko ng pangalan, by the way. So, another purchase of mine from Gucci, or it was a gift, ito din siya. Nakalagay siya sa ganitong paper bag. Sabay natin siyang i-unbox. Actually, ito talaga, parang nag-splurge ako dito kasi usually, mahal talaga yung mga ganito sa Gucci. Yung kanilang perfume. Grabe yung pawis ko, bes. Anyway, sorry, napuputol-putol kasi. Tinatawag kasi ako ni Mama. Eh, yung papa ko ngayon may sakit siya. So, kami yung, you know, nabibedside sa kanya. Kasi nga, ayaw niya magpa-hospital. Na-attack siya ng high blood. And of course, ang kanyang sore throat. So, since I'm a doctor, syempre, pabantayan ko na rin siya, diba? Kawawa naman si papa. So, kaya, napuputol-putol yung video. So, kasi chine-check ko yung BP niya every now and then. Para kung iinom siya ng gamot, binomonitor din namin. Pati antibiotics niya. Anyway, let's go on with the haul. So, ito yung Gucci Bloom. Ayan. Ito, matagal ko na itong gustong bilhin. Lagi kong dinadadaanan yung mata ko, pero sabi ko, I can't splurge. Medyo mahal talaga siya. Mura yung bibilihin niyo yung maliit, pero yung malaki, mahal. So, ang ganda ng amoy niya. Alam niyo naman, diba? If you watch my perfume collection, I will have the link in the information box. Panoorin niyo. Alam nyo, na mahilig talaga ako sa perfume. I'm a perfume addict. And the type of perfume that I really like, it's yung parang, alam mo yun, parang fresh yan. Tapos parang nature lang, ganun lang. Ayoko ng mga matatapang na parang powdery. Ayoko nun. So, best packaging pa lang. Bonggang-bongga na. So, ayan siya. Sobrang bango niya. Tapos, ito yung pinakasikat na color ngayon, di ba? Parang yung nudish pink. And sa Shangri-La, if you buy them sa Rustan, sa loob ng Shangri-La, sa Rustan doon, may mga 10 to 20% off sa Gucci na perfume. Pero ito, hindi siya kasama. Kaya I'm so sad. Kaya imbis na bumili na ako sa Rustan sa loob, doon na lang ako mismo sa Gucci store bumili. So, ayan. Ito yung isa kong purchase for this day. Or for my birthday. Actually, it was a gift. So, ayan. So, those are my luxury purchases. Sasama ko na rin yung perfume as a luxury purchase because it is also a luxury brand. Gucci na rin. So, I think Gucci ngayon,
best palaban na sila ngayon sa design. Hindi na sila nagpapatalo ngayon. Kasi diba before, boring na boring ako talaga sa design ng Gucci. Hindi talaga ako bumibili ng mga Gucci kasi ang pangit ng design nila. Alam yung boring talaga siya. Pero ngayon, best, ganda, best. So let's go with, of course, my beauty channel. Saan ba naman ang beauty channel ni Ira, diba? Kundi lang naman sa mga makeup. So hindi tayo papatalo dyan. So let's go with the Sephora. Pero gutay-gutay na talaga siya. Ayan, ito siya, oh. Gutay-gutay na talaga siya. Kasi, I actually got them not this January or my birthday, exactly on my birthday. Got them during their 50% off. Yung holiday, I don't know kung nabutan yun, yung from 28 to 31. Plus 50% off if you reach around 7,000 pesos. So, pag 7,000, 3,500 na lang babayaran mo. So, all in all, if total mo, 20,000, 10,000 lang yung babayaran mo. Yun yung dapat na inaabang-abangan natin lahat, this. So, I'm gonna start first with skincare. So, first is the Sephora Sleeping Mask. Ginseng, Firmy, and Toning. Ito siya. Ito ay sleeping mask. Now, you know how much I love my Laneige. I will have the link in the information box also for all of the Korean mask na fave ko talaga. Panoorin nyo kasi maganda talaga yung video na yun. And highly recommended ko lahat ng mask na pinakita ko doon. Walang keme-keme. Tinatry ko talaga siya sa skin ko at matagal ko na siyang ginagamit. So, hindi siya sponsored din na sabihin ko, maganda to, ganyan-ganyan. Hindi. Talagang ginawa ko talaga yun kasi effective talaga siya. Pero ito, best, meron ako na to yung... Sige na nga, tutan natin naman ako sa refrigerator. Punin ko natin. So, ito yung isa ko. Itong unang binili ko before, yung Sleeping Mask Orchid Youth Activating and Regenerating. Siyempre, diba? Lahat na binibili ko mga pang anti-aging. Kasi alam niyo na, medyo... Ano na tayo sa, ano? Lagpas na tayo sa kalendaryo, diba? So, ito, binili ko. Kasi akala ko maganda siya. But for me, Laneige is still the best. Though this is cheaper, I think it's 700 plus pesos, but I only got this for 400 plus pesos. And I still like the Laneige better than this one. Kasi ang Laneige, after using them sa gabi, pag na-plem siya sa gabi, and then the next day, ang ganda ng skin. So yun yung nakuha ko. And then I have two masks from Sephora also, which is, ang liit pala niya, best. Again, show, ito siya. Ang lit-lit lang pala niya. Sabi dito, you can use them 4 times. Pero sa laki at lapad ng mukha ko, kakasya ba ito sa 4 times na gagamitin ang na mask? Ayan, hindi ko pa siya natatry, pero I will do and try this and I will let you know. Ayan siya. So, in the yellow clay mask, and of course, purple clay mask. Yung purple for hydrating, and then for yellow, revitalizing and tonifying. Another one, ito yung another skincare. I was really disappointed. Kung di na talaga sa 50% na yun, akala ko malaki siya kasi hindi naman nakalagay doon sa description niya yung size ng bottle. Pero best, ang lit-lit niya sa mahal-mahal niya. To show yung Skin Inc. Kasi sabi ko, ang dami-dami bumibili. Baka maganda. Pero ang lit-lit niya. Sabi ko, kaya effective to. Kung ganito kalit, tas ang mahal-mahal, 2 plus, hindi na ako bibili. Ito siya, oh. Ganyan lang siya. Ayan, oh. Yung kamay ko. So, parang 10 ml lang to. Yes, 10 ml lang. Ito yung hinayang na hinayang ako. Sayang na sayang ako sa pera ko dito. Hindi talaga ako bibili nito kung alam ko lang 10 ml siya. Akala ko kasi usually sa mga ganito, 30 ml. Pero hindi. Sabi ko, kahit effective siya, hindi ako bibili. Yung bago pa ako bumata, sa pagpagagamit ko ng mga serum-serum, naubos na yung pera ko. So, ito. I'm not gonna repurchase this. Pero tatry ko na rin, diba? And of course, I have 3 products na matagal ko nang gustong itry. Ever since 2012 or 13, may YouTuber na talagang nire-rave itong skincare na to. Eh, sabi ko, nung nakita ko yung price niya, ang mahal-mahal. Eh, syempre, best, ginrab natin ang 50% off. Bakit ba hindi, diba? So, ito siya. So, yung 3 skincare products na i-share ko from Kate Somerville. So, kung nag-YouTube kayo, tapos nanonood kayo ng mga foreign YouTubers, I'm sure alam na alam nyo itong skincare brand na to. Yung Kate Somerville. Ang dami-dami nagre-rave nito. I have 3. Mahal siya, best. Pero kung bibili ko siya as full payment, hindi. Ayaw na ayaw ko talaga. Ang mahal nito, best. Grabe. Eto, I have 3. So, yung talagang pinunteriya kong bilhin is yung eto, Skin Health Expert. Mabilis itong na-sold out kaagad nung sale nila. So, buti nakabili ka agad ako kasi inabangan ko siya around 12 midnight nung nag-start yung sale. So, ito yung anti-aging and sensitive skin, Kate Somerville. Ah,
Age Arrest Anti-Wrinkle Cream. So, ayan. 50 ml, kaya sulit siya. Pero base yung presyo nito, 5,000 plus pesos ata. Grabe. Pero syempre, di ba? 50% off. So, ito siya. Very hygienic naman siya kasi ipump na siya ganyan. So, matagal naman siya magagamit. Siguro mga around a year gusto magagamit. Kasi konti lang talaga ako naglalagay sa face, lalo pang mahal. Tipid na tipid ako. Then I also got this one. Sabi ko, partner ako na rin ng serum niya. Yung anti-aging all skin type na Mega C Dual Radiant Serum. Ito siya, oh. Ayan. Dami nagre-rave ng mga skincare brand ni Kate Somerville. So, ito siya. I believe dalawa to. Dalawang pump siya. Ayan, oh. Dalawang pump. Isang serum, tapos isang moisturizing or vitamin C, hindi ko sure. Pero, I think ganun siya. Equally mo daw siya ipapump. You will use them during the evening once a day. Ah, so, gabi lang siya gagamitin. So, ayan siya. Very cute din yung packaging niya. Lastly, from Kate Somerville, diba sabi niyo nga, if you take good care of your skin, unahin na natin i-take good care ng ating eyes. Dahil yun doon nag-start ang mga signs of aging. This is the anti-aging line release under eye repair cream. So, ayan yung itsura niya. Tapos, ito yung kanyang packaging. Ang laman nito is around 15 ml. So, not very bad sa mga ano under eye treatment or cream na 15 ml. Kasi usually, ganun naman talaga kadami. So, ayan siya. Meron din siyang pampa. Ayan. So, very hygienic yung mga brand or product ni Kate Somerville. Kasi lahat di pump. Okay, so let's go with my favorite brand, which is the Guerlain. Guerlain. So I have 4. Actually, 5 to dapat. Pero biglang nag-sold out yung isa, so hindi ko na siya nakuha. Pero update ko pala sa inyo, ah. Naalala niyo, if you watch my video about my Guerlain foundation, yung binili ko yung parur? Parure? Gold? Ganon? Hindi ko siya type. Hindi siya maganda. Mahal, pero hindi maganda. Anyway, ito yung Guerlain Paris Rose Blush Tender in the shade Peach Party. So, as usual, yung packaging ng Guerlain na kulay black. Tapos, meron siyang kasamang pouch. Ayan. Ayan. Yung amoy nila, parang amoy nung, ano, meteorites. So, ayan. May mirror na malaking-malaki. Tapos, ito siya. May brush, and then, so, ayan. So, sana na, nakuha ko na siya, nalagay ko na siya sa cart, pero hindi ko siya nabili. Kasi nga, alam niyo man, nakikigamit lang talaga ako ng credit card sa kapatid ko dahil naputol na yung credit card ko, pinutol na ni mama dahil nga masyado akong magastos. Kaya pinutol na niya. Sabi ko, ako rin, ayoko na rin mag-credit card kasi nakakagastos. Kaya more or COD, or di kaya sa kapatid ko na lang ako naghihiram ng kanyang credit card. And then, this is Guerlain Anti-Corrector Multi-Perfection Hydrating Concealer in the shade Clear Door or Light Warm. Maliit lang din siya. 12 ml. I think decent size na ba siya ng isang concealer. The shade Clear Door Light Warm. I have 2 lipsticks. So, ito, dalawang lipstick. One is the... Ito, mahal to. I believe this is from the holiday collection. Kasi nag-out of stock, tapos nag-restock sila. Bumili ako noong meteorite sila na ano. Actually, may confirmation na ako na meron na ako. Nag-order na ako successfully. May confirmation na nag-send sa akin. But biglang nawala, na sold out. Tapos hindi na nilasak, pinadala. Binawas na lang nila sa cart ko, ganun. Pwede pala yun. Yung na-order mo na may confirmation ka na, tapos bilang, miss, matanggal na lang sa cart mo. Bubabay ka na lang. So, ayan. In a shade, Glamorous Cherry. So, ayan yung tsura niya. Ang bigat. Ang mahal to, best. Pero, gusto ko lang matry kahit isa lang. Mabigyan yun, no? Kahit isa lang birthday ko naman. So, ito siya. Meron siyang mirror. Ayan. Tapos, yung lipstick na color niya, cherry red lang siya. Pag mga luxury brand na lipstick, inuuna kong bilhin yung red. Tapos, magiging pink. Tapos, magiging nude. Ganun. And then this one, it is also part of their 50% off sa kanilang collection, yung Kiss Kiss Sugar Kiss Creamy Shaping Lip Color from Guerlain also. Kakaiba naman yung packaging ng lipstick na to. So, ito naman. Kulay ano naman siya? Parang orange color.
Aray, sakit na likod. Oh. So, di ba sabi ko sa inyo, marami akong haul ngayon. Kaya, may dala-dala ba kayong kape dyan and snacks? Matagal-tagal pa tayo. And then, I have 2 hourglass. Kaya nainis ako, best, kasi yung hourglass nila doon, yung kanilang foundation, limited lang yung ano, yung shades na pwede mong bilhin. So, hindi lahat ng shades pwede mo siyang kunin sa 50% holiday 50% off nila. Kasi yung mga shades nila na parang sinesale nila doon, yung mga hindi kulay or hindi tugma sa skin tone, more on dark shades. So, I only have 2 lip stylo. Gusto kasi itry yung mga lipstick ng Hourglass kung maganda. So, ito is in the shade Icon. Ayan siya. Tapos mabigat siya. Ito yung maganda sa packaging ng isang luxury brand. Mabigat. So, ayan. Parang dark shade siya. And then, the next shade is the Influencer. Grabe, hirap akong huminga ngayon. Ayan. Tapos ito naman yung parang nudish pink. Nude color na shade. May behind the scenes na. I have 1 cover effects. Ito, maganda to kasi this is the mattifying primer with anti-acne treatment. So, sa mga magbilis magkaroon na or mag-breakout, maganda tong primer kasi meron siyang treatment for your acne. So, ito siya. 30 ml lang. O yan, maganda to for... I believe ito yung one of the best sellers sa cover effects na primer nila. And then for Marc Jacob, I only have 1. One Marc Jacob, yung kanilang mascara. This is from their holiday collection. Yung Velvet Noir Major Volume Mascara. Yan. So, ayun, bumili ako ng big size sila kasi 50% off din to eh. So, very cute. Tingnan muna siya bubuksan kasi meron pa akong mga mascara. Baka mamaya expired na kapag inopen ko na siya. So, meron pala akong travel size nito na binibenta sa Shopee ko. So, please check my Shopee account for the travel size of the Marc Jacob. I have 3. Actually, 4 siya. Pero yung isa, susuoli ko sa Sephora because it came to be broken. Ba't ganun yung ilong ko? Came to be broken. So, I have 3 from Too Faced. Actually, ito, 2 yung Sweetheart Perfect Blush ko na in-order. This one in the shade, Something About Berry. But yung isa, it came to me broken. So, ibabalik ko nga kay Sephora. Sabi naman nila, pwede naman daw siyang i-return. Tapos, papalitan nila lang bago. Ship nila ulit sa akin. So, ito siya. I will have the picture na lang here. Kung ano yung tsura nung broken na heart na yon. So, ito pala yung isa. Nagal ko nang gusto bumili nito, pero as in ngayon ako naglakas ng loob kasi nga mahal niya eh. Kasi ba ang cute-cute niya? Maganda siya for display purposes only. Joke. Yun siyang gamitin for blush. So naman, when it came out sa Too Faced, yung first launch niya sa Too Faced, hindi ko siya binili kasi nga, sabi ko nga mahal nga siya. So buti na naman, kasama siya sa sale. Yung kanilang Love Light na highlighter. Yay! I'm so happy with this highlighter. So this is in the shade Blinded by the Light. Wow. Rose gold. Actually, sorry guys kung hindi ko na swatch kasi baka magtagal tayo pag nag-swatch pa ako eh. I don't know if you can tell, pero ito siya. Next is the You Light Up My Life. Wow. Ganda ng mga names nila. Ito naman is gold packaging. So kulay gold naman siya. Ayan, ang ganda. Color gold siya. Ayan siya. Ganda. Basically, those are my Sephora purchase. And if you are, you know, a member of Beauty Pass, meron silang pinapadalang mga birthday sample. Pero hindi ko pa nare-receive yun kasi paparating pa lang siya. Kasi nga, noong January pa lang nag-start yung birthday Beauty Pass whatever ko. Kaya, hindi ko pa siya nare-receive. Although, na-ship na siya. So, yun lang yung aking mga Sephora purchase. So, ayun lang yung aking mga makeup sa Sephora. Okay. So, lastly, I actually ordered this. Sinali ko na rin dito sa birthday haul ko since pinaplan ko din naman siya. Gift ko na rin sa sarili ko anyway. From Althea Korea. It's a Korean brand. So, ito yung during their holiday box nila. Ayan. Happy New Year! Tapos when you open them, I think ito yung Rockstar collection nila.
So, ayan. Mango. The reason why I got this, I will tell you why. So, parang ito, ang price is 1,300 plus pesos all in all. So, you get 2 Innisfree mask and then yung VC na or mga effect Power 10 formula na sample size. Ito, best maganda talaga to. May binili ako yung color, yung vitamin E niya. Pag-apply mo sa skin mo, sobrang, alam mo yung pag-dry skin mo, sobrang supple, tapos smooth, soft. Ang ganda. Ito, favorite ko tong, ano to, Power 10. And then, sample of Chica Ichiko Matte Fix. Tapos, meron din Max Clinic Oil Foam. Dalawa. You have a big size of the Pore Tightening Fresh Toner by Rire. Actually, ito mura lang to. 80 pesos lang ata to eh. Pero hindi ito yung dahilan kung bakit ko ito binili itong box na to. Then, I have Super Aqua Refreshing Cleansing Foam Purifying Hydrating Containing Moist Clean by Misha. Tapos, ito yung reason kung bakit ko ito binili. Kasi mahal talaga to. Ayan. This one. Favorite na favorite ko to. And this is actually a... People call them Dupe for the SK Essence. That is the Time Revolution, the First Treatment Essence Intensive Moist by Misha. And as you all know, I love my Misha Essence. Actually, yung ginagamit ko ngayon. And so far, so good. And I'm so happy na... Nakabili ako nito kasi nga, paubos na rin naman yung aking essence. So, ito siya. Matagal naman siyang gagamitin. Ayan, laki niya. It's around, how many ml? 150 ml. So, ayan yung laki niya. So, ito yung reason kung bakit ko binili yung The Rockstar Collection na yun. So, parang all in all yun yung presyo niya. Tapos marami ka na nakuha mga freebies na yan. So, ayan. So, those are my birthday haul for you guys. And I really hope you enjoyed them. So, I really hope you enjoyed this video. Sobrang dami. I'm so sorry kung medyo mahaba. And ito na yung pinakamabilis ko. Ito na yung pinakamabilis ko po sa salita. Grabe, hindi na ako mapasalita kasi talaga yung sipot ko at saka yung pleba ko. Kaklash of flag sila. So, hirap nila pa talaga ako magsalita. Siguro ito yung pag-third video ko na ganito ako magsalita. I tried my best to do this. I keep on talking for you guys because I really enjoy watching birthday hauls. My haul favorite, I think yung haul per se yung pinaka-favorite ko sa panonood ng YouTube. Tsaka ano yung mga bago na makeup ganun. Excited ako panoorin yan. So I really hope you enjoy this video. If you haven't subscribed, please do subscribe to my channel and be part of Team Ira. And of course, if you have any comment down below. And don't forget to like this channel. And of course, we'll see you again next time. Bye-bye!